You are now watching Showbiz Snob, your daily showbiz update. Senator Imee Marcos, hinarap ang isa umanong anti-Marcos at sinagot ang ilan sa mga kontrobersyal na katanungan nito mula sa kanyang naging vlog. Kasabay nga ng pagunita ng araw ng kalayaan nitong Linggo, Hulyo 12, ay nakaharap nga ni Senator Imee Marcos ang isa sa umanong anti-Marcos. Doon ay diretsahan namang sinagot ng mambabatas ang ilan sa mga kontrobersyal na katanungan ng nasabing kritiko. Unang natanong si Imee kung wala nga bang balak humingi ng tawad ng kanilang pamilya sa mga nagawa ng dating Pangulong Ferdinand Marcos. Say ni Senator Imee, sa totoo lang, sa aming pamilya, ako ang pinakamadaling kausap. Sorry, ako nang sorry. Papaano ang dami kong palpak? Anang senador, habang ibinabahagi ang ilang pagkakamali sa isang regular na araw. Ngayon, ang presidency na yan, maraming nasasaktan. Maraming mahirap na desisyon, pero never ko naman kasing naririnig yung tatay ko na nagsasabi na patayin yan, saktan yan. Wala namang ganun eh. Ako na mismo, marami talagang tao na kung ano-ano ang ginawa, hindi na namin kontrol yon. Pero kung may nasaktan, ako na mismo ang magpapaumanhin. Talagang kung makapagbigay sa kanila ng kaunting kagaangan ng loob, ano ba naman ako na pagkaitan yun. Malaking bagay yun eh. Yan ang naging pagbabahagi ni Senator Imee. Matatandaan na ayon sa datos ng Amnesty International, nasa 100,000 individual ang naging biktima ng batas militar noong 1972 sa bilang na 3,000 at ang pinaslang naman ay 34,000 ang tinorture at 70,000 naman ang ilegal na kinulong kasunod ng nasabing deklarasyon. Ito po ay mula sa artikulo ng balita.net.ph. Sunod naman nga na hiningi ng umano'y anti-Marcos ang reaksyon naman ng senadora sa mga kasong inihain laban sa kanilang pamilya. Sa politika, sabi ng senadora, maraming talagang mapaghiganti. Nag-umpisa yan higit sa 4,000 yata na kaso, sabi ni Imee, habang idinagdag at nanilabanan nila ang mga ito hanggang sa mabibilang na nga lamang sa kamay ang kasalukuyang dami ng nasabing kaso. Matatandaan na ilan ang nagdesisyon ng korte sa Pilipinas at sa ibang bansa ang pumabol sa gobyerno ng Pilipinas ukos sa mga ill-gotten wealth ng pamilya Marcos na aabot sa tinatayang $10 billion na halaga ng kaba ng bayan. Sa pagbabalik ng mga Marcos sa Malacanang ngayong 2022, isang malinaw na hangarin ang nais ipaliwanag ni Senator Imee. Aniya, para sa akin, gusto kong ibalik yung dangal ng pangalan namin. Yung apelyido at pamilyang Marcos kasi ang bigat ng pamana sa amin. Lahat na lang ng ginawa ng tatay ko masama daw. At kami walang silbi. Hindi naman siguro. Yan ang pahayag ng senadora. Tuwang-tuwa ako ngayon eh. Nagugulat ako hindi pala kami totally nawala sa puso at kahit papano, nandiyan pa rin sa puso ng tao. Hindi pa nakakalimutan. Marami dyan minahal kami mula sa umpisa hanggang sa ngayon. Dagdag at saad pa ng reaksyon ng senadora sa resulta ng nasabing nakaraan na eleksyon kung saan nasa mahigit 31 million ang boto na nakuha ng kanyang kapatid na kasalukuyang presidente na ng bansa na si President-elect Bongbong Marcos Jr. Kaya't alam nyo, yang Malacanang na yan parang lugar lang yan eh. Yung mahalaga, yung puso at pagmamahal ng tao, say pa ni Senadora Imee. Hinikayat naman ni Senadora Imee ang nakasamang kritiko na patuloy lang buksan ang sarili sa mga usapan kagaya ng kanilang naging tagpo. Pakinggan mo ko, papakinggan din kita. Baka may matutunan tayo sa isa't isa, pahayag pa ng senadora. Sa punot dulo nito, lahat tayo Pilipino at magtutulungan. Tayo rin na maghahanap ng solusyon para sa ating bayan. Yan ang say ng senadora. Dito kinuha rin ng senadora ang pagkakataon na ibahagi ang mga naging pahayag ng aman nilang mapilitang umalis ng bansa katulad ng EDSA People Power Revolution noong 1986. Tama ka, may EDSA People Power Celebration, pinapakita yung galit pero sa amin wala naman kayong naririnig. Hindi naming nilalabanan yan, di kami naghihiganti kasi ayaw namin yung nagagalit yung tao. Say pa ni Senadora Imee, alam nyo kaya kung bumaril at makipaglaban sa Hapon sa mga dayuhan pero kapwa Pilipino natin yan, hayaan mo sila. Tayo munang umalis hanggang huminahon. Sabi pa, aniya ng kanyang ama sa sundalo nang hingin ang direktiba nito kung magpapaputok ba noong kasagsagan ng tinaguriang EDSA Revolution.
Imee, matapang ako kapag dayuhan ang kalaban natin. Hindi natin kalaban yan. Kapwa Pilipino, sipa ni Imee na ipinapaliwanag na pagsasalita ng kanyang ama. Pare-pareho lang tayong aawayin. Umalis na muna tayo para walang gulo. Huwag natin aawayin kailanman. Dagdag na kwento ni Imee na sinabi umano ng kanyang ama. Sa itinuro sa akademya ang naging pagsupil sa kalayaan, pagbanta sa buhay ng mga kritiko ng gobyerno at kaliwat kanang pag-aabuso sa karapatang pangtao noong pamumuno ni Marcos Sr. ang ilan sa mga nagudyok para isilang ang makasaysayang mapayapang revolusyon sa alaala ng people's power. Yan nga ang naging paksa sa nasabing vlog ni Senadora Imee Marcos. Well, ano po ang masasabi nyo hinggil sa malinaw na pagpapahayag ni Senadora? Marami pang nga abangan sa nasabi nga pong Made in Malacanang movie na ngayon nga po ay napipinto ng isaayos at hinahantay na ng 31 million plus na bumoto kay Pbbm. Marahil ang mga kritiko din. Yan ang ating showbiz top update. Images are all credit to the rightful owners and thank you for watching Showbiz Now.